Marshall Peak, Kabanata 2005. Maganda ang panahon ngayon. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Yang Kai habang umaagos ang dugo mula sa kanyang pitong orifice. Ang kaninang mahina niyang mukha ay biglang naging mapatla na parang papel at ang kanyang katawan ay umindayog na parang anumang oras ay maaaring mahulog. Natigilan sandali ang binata at mabilis na binawi ang kanyang divine technique. Wala siyang mali siya kay Yang Kai, ngunit may ilang bagay na kailangan niyang imbestigahan. Gayunpaman, medyo hindi komportable para sa kanya na imbestigahan ang bagay na ito sa kanyang katayuan, kaya pumunta siya dito upang harangin siya. Noong una, naisip niya na sa sarili niyang mga pamamaraan, madali niyang mahuhuli si Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakabisa ang kanyang counterattack. Dahil dito ay medyo napahiya siya. Dahil nabigo ang kanyang unang hakbang, hindi na siya muling maka-atake. Kumaway ang kanyang figure habang umaatres ng 1,000 metro, na parabang hindi siya gumagalaw. 1,000 metro ang layo, galit na tumingin si Yang Kai habang baliw na hinihimok niya ang kapangyarihan ng 7-colored soul warmang lotus, na nagtutulak sa kanyang soul na bantayan ang kanyang knowledge sea. Hindi niya isisiwalat ang alinman sa mga lihim sa kanyang knowledge sea maliban kung matalo siya ng kabilang partido. Siguradong may lakas ang kabilang partido na gawin iyon, at hindi madaling sumuko si Yang Kai. Ang eksenang ito ay parang kuneho na nakaharap sa falcon na lumulusot mula sa langit. Kahit na ilabas ng kuneho ang kanyang mga pangil, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Sasaluhin pa rin ng falcon ang kuneho sa hangin, lilipad sa mataas na lugar, at pagkatapos ay itatapon ang kuneho sa kamatayan nito. Saglit na tiningnan ng binata si Yang Kai bago biglang bumantong hininga at saka tumangala sa langit, na parang nakikipag-usap sa hangin. Maganda ang panahon. Pagkasabi nito, humakbang siya pasulong at biglang nawala sa larangan ng pangitain ni Yang Kai. Kung paanong dumating siya ng walang bakas, umalis din siya ng walang nakakapansin. Napanatili ni Yang Kai ang isang mapagbantay na posture sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang divine sense ay patuloy na gumagalaw pabalik-balik sa loob ng 1,000 metro bago niya natitiyak na talagang umalis na ang binata. Hanggang sa sandaling ito ay nakahinga siya ng maluwag at ibinaba ang pagbabantay sa kanyang puso. Isang hindi maisip na pakiramdam ng pagkahapo ang bomb alot sa kanya na parang tubig, na naging dahilan upang siya ay hindi sinasadyang sumuray-suray sa himpapawid at halos matamba. Bahagya siyang nagpakatatag, inabot niya ang dugo sa mukha niya at sumimangot. Ang taong iyon ay biglang dumating upang harangin siya at ginamit pa ang divine technique para imbestigahan ang kanyang mga sikreto. Sa huli, lahat ito ay tumahol at walang kagat. Labis na naguluhan at nagulat si Yang Kai. Pumunta ba siya dito para lang magsabi ng magandang panahon? Ito ay malinaw na impuse. Pagkaraan ng ilang sandali, ang depresyon sa mukha ni Yang Kai ay unti-unting nawala, at dahan-dahan siyang umiti. Habang nakangiti siya, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkaaliwalas. Ang huling patong ng pag-aalala at pasanin sa kanyang puso ay ganap na naibaba. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung ano ang ibig sabihin ng taong iyon. Kinuha niya ang Thousand Illusions Dream Domain mula sa 5th palapag ng 5-colored treasure pagoda. Bilang master ng Star Soul Palace, ang pagkakaroon na kumokontrol sa 5-colored treasure pagoda, malamang na may natuklasan ang Great Emperors, ngunit hindi nila ito lubos na naiintindihan. Kaya naman kailangan niyang mag-imbestiga. Gayunpaman, si Yang Kai ay hindi isang disipulo ng Star Soul Palace at nakapasok lamang sa 5-colored treasure pagoda dahil sa isang naunang kasunduan, kaya hindi maaaring hilingin ng Great Emperors o ng Elders kay Yang Kai na magkusa na ipaliwanag ang kanyang karanasan sa 5-colored treasure pagoda. Kung si Yang Kai ay isang ordinaryong disipulo lamang ng Emperor Realm, ang Star Soul Palace ay gumamit sana ng maraming secret techniques para hindi niya alam na ibunyag ang pagkakaroon ng Thousand Illusions Dream Domain, ngunit ngayon si Yang Kai ay isang elder ng Asher Sun Temple. Ang Star Soul Palace ay ang Panginoon ng Southern Territory at ang Guardian ng Southern Territory, kaya natural na hindi nila kayang aibuli ang mahihina. Sa makatuwid, ang Great Emperors ay personal na kumilos, at ang lokasyon ay hindi sa loob ng Star Soul Palace, ngunit sa labas, na nagpapahiwatig na ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa Star Soul Palace. Hindi niya iniulat ang kanyang pinagmulan dahil sa pagsasaalang-alang na ito, at nahulaan ito ni Yang Kai ngunit hindi ito itinuro. Sa isang tiyak na lawak, ang dalawa sa kanila ay nagpapanatili ng isang tacit na pag-unawa, na nagbigay daan sa kanila na gawing maliit ang mga malalaking bagay at ang maliliit ay maging wala. Tapos na ang usapin, at personal na kumilos ang Great Emperors ngunit nabigo pa rin silang makahanap ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Sa madaling salita, hindi pinilit ng Great Emperor si Yang Kai, kaya pagkatapos ng bagay na ito,
hindi na ituloy ng Star Soul Palace ang karanasan niyang kaysa Five Color Treasure Pagoda at ang mga benepisyong nakuha niya. Sa madaling salita, anuman ang kinuha niyang kay mula sa Five Color Treasure Pagoda, ang Star Soul Palace at Mingyu ay pipaikit ang kanilang mga ilong at aminin ito. Dahil sa naiintindihan niya ang puntong ito ay biglang naging komportable ang mood ni Yang Kai. Dati, medyo nag-aalala siya. Kung kinuha niya ito nang hindi humihingi ng pahintulot, ito ay maituturing na pagnanakaw. Kahit na dinala niya ang Dream World Thousand Illusions pabalik sa High Heaven Palace, magagamit lang niya ito ng palihim. Hindi niya ito may hayag ng hayagan. Ngunit pagkatapos ng karanasan ngayon, ang Thousand Illusions Dream Domain ay maaaring malantad sa mundo, at kahit na malaman ito ng Star Soul Palace sa ibang pagkakataon, wala silang masasabi. Sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, nadama niyang kay na dapat niyang pasalamatan ang mga Great Emperor. Bukod dito, ang mga Great Emperor ay tila mabubuting tao. Sa kanyang mga pamamaraan at kakayahan, hindi imposible para sa kanya na sapilitang masira ang mga depensa niyang Kai's knowledge si ngayon lang, ngunit nahawakan lang niya ito saglit bago umatras, na nagpapakita ng kilos ng isang master. Nagbigay ito kay Yang Kai ng magandang impression sa kanya. Ang mga salitang maganda ang panahon ay malamang na mga salita ng mga Great Emperor ng kawalan ng kakayahan at kahihiyan. Matapos ngumiti ng ilang sandali, hindi na magawang ngumiti ni Yang Kai. Hinawakan niya ang kanyang ilong at nakita niyang dumudugo ito ng husto, na parabang hindi ito mapigilan. Ang pagkonsumo ng kanyang kaluluwa sa panahong ito ay sadyang napakalaki, na higit sa kapasidad ng kanyang katawan. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Rainbow Soul Warmang Lotus, matagal na siyang tulala. Isang paglalakbay na dapat tumagal ng ilang araw ay inabot ng mahigit 10 araw bago dumating si Yang Kai. Ang lumang site ng Thousand Leaves Sect ay isang eksena pa rin ng desolation, na may mga sirang pader sa lahat ng dako. Nakarating si Yang Kai sa Mountain Valley ng madali, na-activate ang Space Principles, at pumasok sa Thousand Leaves Sect's Emperor Heaven Valley. Ang Emperor Heaven Valley ay isang maliit na malayang mundo. Sa mundong ito, maliban kay Yang Kai, walang sino man ang malayang makapasok at makalabas dito. Ngunit sa sandaling ito, mayroong isang figure malapit sa pasukan ng Emperor Heaven Valley. Ang taong ito ay may cultivation ng Emperor Realm at kasalukuyang gumuhit sa isang open space. Minsan, nakasimangot siya, minsan ng lalaki ang mga mata, at minsan may ngiti sa labi. Tila siya ay nalubog sa sarili niyang mundo at hindi niya magawang ilabas ang sarili, hindi man lang napansin ang pagdating ni Yang Kai. Nang mahinang umubo si Yang Kai ay tila nagising siya mula sa isang panaginip. Una, sumimangot siya sa disgusto, bakas sa mukha niya ang galit. Halatang naiinis siya na niloko siya, ngunit nang makita niya si Yang Kai, agad na nawala ang kanyang sama ng loob at binati niya ito ng nakangiti. Palace Master, N. Bahagyang tumango si Yang Kai at casual na sumulyap sa mga bagay na kanyang iginuhit sa lupa, natuklasan na ang mga ito ay medyo nauugnay sa Space Traversing Array. Upang maisawsaw ang sarili sa mundo ng mga Spirit Array at lumitaw dito, walang ibang tao sa buong High Heaven Palace maliban sa Chief Array Master, Nanda Jun. Nang ibalik ni Yang Kai si Bayan Yuking sa High Heaven Palace sa Northern Territory, hiniling niya sa kanya na magpasa ng mensahe kay Nanda Jun na pumunta rito. Ngayon, tila ang Array Master na ito ay matagal nang nandito, ngunit hindi siya mahanap ni Yang Kai, kaya nagpasya siyang pumunta rito at pag-aralan ang sarili niyang mga bagay. Dala mo na ba yung mga gamit? Tanong ni Yang Kai. Natigilan sandali si Nanda Jun, ngunit mabilis siyang nag-react at naglabas ng Jade Sleep, iniabot ito kay Yang Kai. Palace Master, tinatakan ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa Spirit Array sa loob, maaari kang maglaan ng oras upang tingnan ito sa daan. Gayunpaman, Palace Master, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang Spirit Array na ito ay medyo masama at mabisyo, ang taong nag-ayos nito ay tiyak na hindi mabuting tao, kaya dapat kang mag-ingat. Tatandaan ko. Tumango si Yang Kai. Naglabas si Nanda Jun ng isa pang bagay at ikinalat ito sa kanyang palad. Ito ay tila isang makinis na hugis ng spindle, na napapalibutan ng isang makinang naliwanag, mukhang lubhang pambihira, at ibinigay ito kay Yang Kai. Ano ito? Tanong ni Yang Kai. Napangiti si Nanda Jun. Hindi ba hiniling ng Palace Master kay Hao Yu na pinuhin ang isang artifact ng flight type para sa iyo? Heto na. Napakabilis. Nagulat si Yang Kai sa flight type artifact. Naramdaman ito saglit bago nagpakita ng gulat na ekspresyon. Isang Emperor Grade Artifact. Hindi pa nagtagal mula nang ibalik niya si Hao Yu sa High Heaven Palace, at bagamat itinalaga niya sa kanya ang gawain ng pagpino ng artifact ng flight type, sa opinyon ni Yang Kai, ang pagpino ng artifact ng flight type ay aabot ng kahit ilang taon, ngunit gaano katagal ito? Parang wala pang kalahating taon, siguro 3 o 4 na buwan.
napangiti si Nanda June. Bagaman hindi masyadong magaling ang karakter ni Little Hao, mayroon siyang kaunting husay sa artifact refining, at ang ating High Heaven Palace ay hindi nagkukulang ng mga materyales sa ngayon. Kung hadjisan natin siya ng maraming materyales, paano wala siyang magagawa? Sinabi ni Little Hao na ang bagay na ito ay may puwang para sa pagpapabuti, kaya kapag may oras ang Palace Master, matutulungan kanyang i-upgrade ito. Hindi naman niya iniisip na tumakas, diba? Bahagyang ngumiti si Yang Kai, dahan-dahang isinubsob ang kanyang isip sa artifact ng fly type sa kanyang kamay, na nagpapakita ng hitsura ng pagmamahal. Bomantong hininga si Nanda June at tuwang-tuwa. Ang tatlong Monster King ay humalili sa pagbabantay sa kanya. Kung maglakas loob siyang tumakas, babuliin nila ang kanyang mga paa. Hindi masyadong masarap kausap ang Monster Kings. Ang paggalang ng Monster Kings ay para lamang kay Yang Kai, o masasabing ito ay dahil kay Tian Xing at sa Holy Spirit Source. Wala silang pakialam sa iba. Anong Emperor Grade Array Master, Emperor Grade Alchemist, o Emperor Grade Weapon Refiner? Sa mga mata ng Monster Kings, walang ganoong bagay na Monster Kings. Kung sino ang may pinakamaraming kapangyarihan ay mangibabaw sa lahat. Sa paghahalinhina ng tatlong Monster Kings sa pagbabantay kay Hao Yu, hinding-hindi siya makakatakas mula sa High Heaven Palace sa buong buhay niya. Nag-flash ang isip ni Yang Kai sa masakit na ekspresyon ni Hao Yu, at hindi niya napigil ang tumawa. Gayunpaman, tinupad ni Hao Yu ang kanyang pangalan bilang Master Hao. Hindi pa nagsimulang pinuhin ni Yang Kai ang artifact na ito, ngunit naramdaman na niya na ang bagay na ito ay hindi pangkaraniwan. Kung maaari niyang ganap na pinuhin ito, dapat itong magpakita ng isang mahusay na function. Gayunpaman, para kay Yang Kai, hindi mahalaga ang iba pang mga function ng artifact na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay maaari itong lumipad. Hanggat ito ay sapat na mabilis, walang ibang mahalaga. Binigyan ba ito ng pangalan ni Hao Yu? Tanong ni Yang Kai. Nag-isip sandali si Nanda June, pagkatapos ay sumagot. Flow ang Cloud Shuttle. And, sinabi niya na kung hindi ito nagustuhan ng Palace Master, maaari niya itong bigyan ng pangalan. Tawagin natin itong Flow ang Cloud Shuttle. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Habang nagsasalita siya, biglang naglabas si Yang Kai ng isang item at iniabot ito kay Nanda June, at sinabing. Kunin mo ito. Ano ito? Nagtatakang kinuha ito ni Nanda June at nalaman na ang bagay na ibinigay ni Yang Kai ay mukhang isang Rouge Box, ngunit ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong Rouge Box. Ito ay dahil ang kahon ay may sinaunang aura na dumadaloy dito. Ito ay malinaw na isang napakagandang artifact. Marshall Peak, Kabanata 2906. Southern Swamp, Heavenly Note Treasure Box. Inabot ni Yang Kai at tinapak ang kahon. Kaagad, ang Heavenly Note Treasure Box ay naglabas ng isang tunog na kumikiliti, tulad ng isang malinaw na bukal sa mga bundok o isang multo sa isang walang laman na lambak. Ang sinumang nakarinig nito ay hindi maiwasang ma-refresh. Nagpatuloy ang ingay habang ang kahon ay tumataas ng patong-patong, na unti-unting nagiging hugis pagoda. Mayroong kabuoang siyam na antas, at ang bawat antas ay umiikot. Ang ilan ay bumangon, ang ilan ay tama, ang ilan ay mabilis, at ang ilan ay mabagal. Iba't ibang tunog ang ipinadala, at ang mga tunog na ito ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang magandang himig. Dagdag hindi lang iyon, habang umiikot ang Heavenly Note Treasure Box, nagsimulang kumalat ang isang layer ng light blue na ambon at unti-unting kumalat sa lahat ng direksyon, na pumupuno sa isang malaking espasyo. Ang mapusyaw na asul na ambon ay parang isang starfield na walang anumang dumi. Pinaramdam nito sa mga tao na para silang nasa starfield, at lahat ng bagay sa paligid nila ay maganda. Ito ay magandang bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Southgate Dejen. Bagamat naramdaman niya na ang Heavenly Note Treasure Box ay hindi masyadong kapakipakinabang sa kanya, para sa isang cultivator na mas mababa sa antas ng Emperor Realm, ang mahiwagang melody na ito ay tiyak na makakatulong sa cultivation, na ginagawang mas madali para sa mga tao na pumasok sa isang estado ng pagiging hindi makasarili. Ang paglilinang sa ganitong estado ay tiyak na magbubunga ng 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Dapat ay magagamit mo ito. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai. Nagliwanag ang mga mata ni Southgate Dejen. Sa isip niya, nagsimula na siyang magplano na gamitin ang Heavenly Note Treasure Box bilang core ng formation, na dinagdagan ng ilang iba pang lihim na kayamanan, para mag-set up ng Heavenly Note Palace. Hindi ito naging mahirap para sa kanya. Kapag ito ay matagumpay na na-set up, ang buong Heavenly Note Palace ay mapupuno ng tunog ng Heavenly Note Treasure Box, na magiging malaking pakinabang sa mga disipulo na naglilinang sa pag-iisa. Tama si Yang Kai. Ang Heavenly Note Treasure Box na ito ay maaari lamang gumanap ng mas malaking papel sa harap ng isang Emperor Array Master tulad ng Southgate Dejen.
Matapos palakasin ng forma Sion, ang Heavenly Note Treasure Box ay tiyak na magiging isa pang pundasyon para sa High Heaven Palace. Ito ay magiging isang pagpapala para sa mga disipulong mas mababa sa antas ng Emperor Realm. Iwan mo sa akin. Maingat na inalis ni Southgate Dejen ang Heavenly Note Treasure Box, tumingin kay Yang Kai nang may pag-aalala, at nagtanong. Palace Master, okay ka lang? Napansin niya kanina na hindi maganda ang kalagayan ni Yang Kai. Abnormal na mapatla ang mukha niya. Naranasan niya kung gaano kalakas si Yang Kai. Maging ang mga sect master ng mga nangungunang sekta sa hilagang teritoryo, si Namichi at Li Zhao, ay walang magawa sa harap niya. Ang Three Great Monster King ay mas masunurin sa kanya. Para maging napakaputla ng naturang powerhouse, ang tanging paliwanag ay nasugatan siya ng husto. Ang Southgate Army ay walang maisip na sino man sa mundong ito na maaaring manakit kay Yang Kai ng ganito. Natural, hindi nila maisip ang mayamang karanasan ni Yang Kai sa Dream World. Umiling si Yang Kai. Nagtanong muli ang hukbo ng Southern Gate. Kailangan mo ba akong samahan ka? Kahit na hindi ko alam kung ano ang gagawin mo, Palace Lord. Ngunit sa tingin ko ito ay may kinalaman sa pagbuo ng array na iyon. Kung sasama ako sa iyo, ito ay makakatulong sa pagsira sa array formation. Hindi na kailangan. Iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Okay lang ako, at hindi ako komportable na dalhin ka doon. Tumugon siya sa kahilingan ni Xia Sheng. Sinasamahan niya si Hua Yulo upang tuklasin ang isang sinaunang tirahan sa kuweba. Sinabi ni Hua Yulo na isang katulong lang ang kanyang mahahanap. Kung bigla siyang nagdala ng isa pang katulong, maaaring magdulot ito ng ilang salungatan. Tumanggi si Yang Kai, at hindi iginiit ng Southern Gate Army. Iniulat nila sa kanya ang pagunlad ng High Heaven Palace sa panahong ito, at pagkatapos ay bumalik sa hilagang teritoryo sa pamamagitan ng Special Array. Hindi nagmamadaling umalis si Yang Kai. Sa halip, umupo siya ng naka-crossleg. Uminom muna siya ng ilang spirit pill para ayusin ang kaluluwa, at pagkatapos ay sinimulang pinuhin ang flow ng Cloud Shuttle. Nalaman niyang minamaliit niya ang epekto ng karanasan sa Dream World sa kanyang kaluluwa. Naisip niya noong una na sa proteksyon ng Rainbow Soul Warmang Lotus, gaano man kalubha ang pinsala sa kanyang kaluluwa, dapat itong gumaling sa loob ng kalahating buwan. Ngunit sa katunayan, mahigit 10 araw na ang lumipas, at hindi pa gaanong bumuti ang kanyang kaluluwa. Hulaan niya na ito ay dahil ang kanyang kaluluwa ay na-overdrawn. Ito ay hindi lamang dahil sa pinsala sa Dream World, ngunit dahil din sa pagbaluktot ng oras. 2 taon sa loob ng 5 araw ay isang malaking pasanin sa kaluluwa. Katumbas ito ng paggamit ni Yang Kai ng 2 taon ng soul power sa loob ng 5 araw, at gusto niyang lagyang muli ito. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring gawin sa loob ng 10 araw o kalahating buwan. Ang mga artifact ng Emperor Grade ay hindi madaling pinuhin, at ang kasalukuyang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Kai ay medyo mahirap mapanatili. Gayunpaman, gumugol pa rin siya ng 1 araw para mag-iwan ng sariling imprint sa flow ng Cloud Shuttle. Ganun lang. Ito ay sapat na upang himukin ang flow ng Cloud Shuttle, ngunit hindi niya magamit ang halos lahat ng kapangyarihan nito. Ito ay sapat na. Para kay Yang Kai, ang pinakamalaking gamit ng flow ng Cloud Shuttle ay bilang isang paraan ng transportasyon. Muli siyang umalis, at pagkatapos mag-isip ng mabuti, natukoy niya ang kanyang destinasyon. Matapos dumaan sa Dream World, medyo malabo ang mga alaala niya sa nakaraan. Ang Southern Swamp ay isang mapanganib na lugar sa Southern Territory. Bagamat hindi ito kasing delikado ng Frozen Earth sa Northern Territory, marami pa ring master na namamatay doon taon-taon. Ang nakaakit sa mga cultivator na ito sa Southern Swamp ay ang mayaman at masaganang precious treasures at ang iba't ibang cave mansion na nakatago sa hindi kilalang mga sulok. Ang sabi-sabi noon, ang Southern Marsh ay ang lugar kung saan umunlad ang mga martial artist ng Southern Region. Hindi mabilang na mga sekta at puwersa ang nagtatag ng sarili nilang mga sekta dito at umunlad at lumago. Gayunpaman, isang kalamidad sa langit at lupa ang naging dahilan upang maging latian ang mataong lugar na ito, at unti-unting iniwan ng mga martial artist ng Southern Region ang mahalagang lupaing ito. Sa panahon ng kalamidad na iyon, hindi mabilang na mga sekta ang nawasak, at maraming cave mansion ang nakatago. Kadalasan, may mga cultivator na itinaya ang kanilang buhay upang matuklasan ang mga guho ng mga sinaunang sekta at ang mga pamana ng mga Panginoon dito, at mula noon, umakyat sila sa langit. Sa Southern Swamp, mayroon ding mga espesyal na espiritual na bulaklak at halamang gamot. Ang mga ito ay mga kayamanan na hindi matatagpuan saan man sa Star Boundary, at alinman sa mga ito ay maaaring ibenta sa mataas na presyo. Sa harap ng lahat ng uri ng mga benepisyo, ang ilang mga panganib ay hindi na mapigilan ang bilis ng paggalugad ng cultivator. Andaang taon na ang nakalilipas, ang Southern Swamp ay naging napakasigla,
Ngunit habang parami ng parami ang mga benepisyong natuklasan, ang lugar na ito ay muling tumahimik. Gayunpaman, mayroon pa rin ilang mga tao na hindi natatakot sa kamatayan na pumupunta rito bawat ilang araw. Narinig na niyang kay ang Southern Swamp dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya dito. Matapang siya dahil sa kanyang husay, kaya hindi siya natatakot sa anumang bagay. Kahit na hindi pa gumaling ang kanyang divine soul, hindi siya isang malambot na persimmon na madaling maipit. Sa oras na dumating si Yang Kai sa Southern Swamp, kalahating buwan na ang lumipas. Nalaman niya na ang lugar na ito ay tulad ng sinabi ng mga alingaungaw. May mga latian sa lahat ng dako, at may mga lubhang mapanganib na aura na nakatago sa ilalim ng mga latian, tulad ng mga cheetah na naghihintay sa kanilang biktima na makapasok sa isang bitag, na handang sumunggab sa kanila anumang oras upang maghatid ng isang nakamamatay na suntok. Ang Southern Swamp ay may maraming nakakalason na hadlang. Sa pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang mga nakakalason na hadlang na ito ay makulay, at sa ilalim ng refleksyon ng araw, sila ay nagtagpo upang bumuo ng isang makulay na panoorin. Gayunpaman, sa ilalim ng makulay na anyo, may nakamamatay na aura sa bawat hakbang. Ang pagkakaroon lamang ng mga nakakalason na hadlang na ito ay sapat na upang pigilan ang sinumang cultivator sa ibaba ng Dao Source Realm. Tanging ang mga cultivator ng Dao Source Realm at ang Emperor Realm ang makakalaban sa pagguho ng mga nakakalason na hadlang na ito at ligtas na tuklasin ang Southern Swamp. Gayunpaman, mayroong malakas at mahina na mga hadlang na nakakalason. Kahit na ang Emperor Realm ay hindi madaling mapaglabanan ang malakas na makamandag na mga hadlang. Kapag nabura ng lason, maging ang mga master ng Emperor Realm ay maaaring mamatay. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang artifact sa komunikasyon, nakita ang marka ni Hua Yulo dito, at nagpadala ng mensahe. Makalipas ang kalahating araw, may tugon mula sa artifact ng komunikasyon. Matapos isawsaw ang sarili sa pag-iimbestiga, tumalikod si Yang Kai at lumipad palayo. Pagkalipas ng 2 oras, naramdaman ni Yang Kai ang pagkakaroon ng ilang aura sa di kalayuan. Ang isa sa kanila ay kay Hua Yulo, kaya agad siyang lumipad sa direksyon na iyon. Ang ilang tao doon ay halatang napansin din ang pag-iral ni Yang Kai. Bago siya lumapit, inilabas nilang lahat ang kanilang divine senses para mag-imbestiga. Sa sumunod na sandali, ang lahat ay nagpakita ng pagtataka, dahil naramdaman nila ang pagkakaroon ng Fluong Cloud Shuttle. Ang Fluong Cloud Shuttle ay isang flight type na Emperor artifact, at ang halaga nito ay hindi nasusukat. Ang gayong Emperor artifact ay napakabihirang maging sa Emperor Realm. Kung hindi dahil pinino ito ni Hao Yu para kay Yang Kai, wala na siyang sariling flight type na Emperor artifact ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang Fluong Cloud Shuttle sa harap ng lahat. Pagkatapos ng isang flash ng liwanag, lumitaw ang figure ni Yang Kai. Tumingin sa kanya si Hua Yulo na may masayang ekspresyon, pagkatapos ay natigilan. Dahil nakakita siya ng hindi pamilyar na mukha, isa na hindi talaga mukha ni Yang Kai. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na si Yang Kai ay nakasuot ng isang uri ng disguising artifact upang baguhin ang kanyang hitsura. Ang appearance-changing artifact ay isang bagay na nakuha ni Yang Kai sa Solitary Void Sealed World, ngunit hindi ito gaanong nagamit. Karaniwang hindi nito maitago ang mga bakas ng isang appearance-changing artifact sa harap ng isang Emperor Realm Master. Maaaring sabihin ng sino man na nakasuot siya ng appearance-changing artifact, ngunit maaari nitong pagtakpan ang kanyang mahinang anyo. Kung wala ang artifact na ito, hindi may tatago ni Yang Kai ang kanyang maputlang mukha. Hindi masyadong inisip ni Hua Yulo kung bakit ginawa ito ni Yang Kai, ngunit dahil sinadya ni Yang Kai na itago ang kanyang pagkakakilanlan, natural na kailangan niyang makipagtulungan. Brother Yang, bati ni Hua Yulo, Palace Master Hua. Malumanay na tumanggaw si Yang Kai sa kanya. Paumanhin sa pagiging huli, bukod kay Hua Yulo, mayroon ng 4 na tao ang nagtipon dito. Obviously, lahat sila nandoon. Noon, sinabi ni Hua Yulo na natuklasan niya ang Ancient Secluded Mansion kasama ang 2 pang tao. Bagamat nabasag nila ang ilan sa mga hadlang sa loob at bawat isa sa kanila ay nakakuha ng ilang mga benepisyo, sila ay hinaranggan ng huling harang at hindi nakapasok. Pagkatapos, napag-usapan nilang 3 na bumalik para maghanap ng mga katulong. Ang bawat isa sa kanila ay makakahanap lamang ng isang katulong sa ibaba ng Second Order Emperor Realm, at babalik sila makalipas ang kalahating taon upang tuklasin. Hinanap ni Hua Yulo si Xie Sheng, ngunit sa kasamaang palad, si Xie Sheng ay nakaistasyon sa Spirit Lake Palace at hindi siya makaalis, kaya maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Yang Kai. Dahil nagtanong si Xie Sheng, hindi makatanggi si Yang Kai, hindi banggitin na interesado rin siya sa Ancient Secluded Mansion. Dahil nakakuha si Hua Yulo ng maliit na flower drum sa loob. Ang maliit na flower drum na iyon ay kapareho ng Mountains and Rivers Bell, isang ancient exotic artifact,
ngunit hindi ito masyadong malakas. Ayon kay Huayulo, ang paglilinang ng isa sa dalawa pang tao ay tumaas ng husto sa loob. Originally, ang cultivation ng taong iyon ang pinakamababa sa tatlo, pero nang umalis siya, ang aura niya ang pinakamalakas. Tulad ng para sa ibang tao, natutunan niya ang isang secret technique, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito kalakas. Ang landas ng paglilinang ay hindi tulad ng paggawa ng isang karwahe sa likod ng mga saradong pinto. Lahat ng uri ng karanasan at pagkakataon ay kailangan din. Kadalasan, ang mga karanasan at pagkakataong ito ay mas madaling mapabuti ang lakas ng isang tao kaysa mapait na paglilinang. Sa kasamaang palad, ang paggalugad na ito ng ancient secluded mansion ay medyo hindi pinalad. Naranasan ni Yang Kai ang Thousand Illusionary Dream World at kailangan niyang magpahinga, ngunit dahil nakipagkasundo na siya sa isang tao, makakagat na lang siya ng bala at magpatuloy. Lihim na nagdesisyon si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, ang kaligtasan ang prioridad. Hanggat kaya niyang ibalik si Huayulo sa isang piraso, hindi niya pababayaan ang tiwala ni Xia Sheng. Marshall Peak, Kabanata 2907. Mukhang medyo malungkot ang kinabukasan. Sa ilang, pagkatapos silang batiin ni Yang Kai, apat na kakaibang tingin ang agad na nakipagtagpo sa kanya, pinagmasdan siya. May tatlong lalaki at isang babae sa grupo, dalawang First Order Emperor Realm Masters at dalawang Second Order Emperor Realm Masters. Bawat isa sa kanila ay magkapares, at nagkaroon ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan nila. Bago dumating si Yang Kai, si Huayulo lang ang nag-iisa. Kahit na pinahintulutan ng appearance-changing artifact si Yang Kai na itago ang pamumutla ng kanyang mukha, hindi nito maitago ang kahinaan ng kanyang aura. Higit pa rito, marami sa mga taong naruroon ay mula sa Emperor Realm, kaya kailangan lamang ng kaunting pagsisiyasat para malaman nila ang lalim ng kanyang paglilinang. Isang First Order Emperor Realm Master. Dahil dito ay hindi maipaliwanag na nakahinga ng maluwag ang apat na tao. Ang isa sa mga pandak na lalaki ay malamig na bumuntong hininga at sinabi na may hindi nasisiyahang ekspresyon. Palace Master Hua, ito ba ay iyong kaibigan? Sigurado siyang mayabang. Matagal na kaming naghintay. Hindi man lang niya itinago ang totoo niyang iniisip. Halata namang medyo naiinis siya sa matagal na paghihintay kaya naman diretso siyang pinuna. Bukod dito, totoo na hindi dumating si Yang Kai sa napagkasundo ang oras. Naantala siya ng ilang araw sa kalsada. Kung ito ay isang Second Order Emperor Realm Master, hindi siya magsasalita ng marami, ngunit dahil isa lang itong First Order Emperor Realm Master, hindi siya natakot. Sa pagharap sa pamumuna ng lalaki, ngumiti si Huayulo ng paumanhin at sinabing, "Brother Wu, huminahon ka lang. May ginawa si Brother Yang ko ilang araw na ang nakalipas, kaya naantala siya sa daan. Hihingi ng tawad sa iyo ang ginang na ito." Bagamat hindi niya alam kung bakit naantala si Yang Kai ng ilang araw at hindi nakarating sa napagkasundo ang oras, alam niya na si Yang Kai ay hindi isang taong sadyang lumiban sa isang appointment. Kung hindi, hindi siya hihingi ng tulong ni Xia Sheng. Bilang ang nag-imbite sa kanya, natural na kinailangan ni Huayulo na magsalita para kay Yang Kai. Ang lalaki ay malamig na ngumuso. "Ang iyong Hundred Flower Palace ay may mga babae lamang, kaya saan ang galing itong Brother Yang? Wala pa akong narinig na lalaki sa Hundred Flower Palace mo. At saka, itong si Brother Yang ay walang lakas ng loob na ipakita ang tunay niyang mukha. O may iba pang motibo itong si Brother Yang. Mukhang hindi niya gusto si Yang Kai, at pagkatapos matuklasan na si Yang Kai ay may suot na appearance-changing artifact, agad niya itong tinutulan. Sa lohikal na pagsasalita, ito ay isang pansamantalang treasure hunting team. Hindi na kailangang pag-aralan ang background ng isa't isa at bawat isa sa kanila ay may kanikanyang lihim na motibo. Pagdating sa treasure hunting, magtutulungan sila kung kaya nila. Kung hindi sila magkakatrabaho, magkahiwalay na sila ng landas. Kung talagang nakahanap sila ng ilang kayamanan, maaaring kailanganin nilang lumaban. Alam na alam ito ng lahat. Hindi nagtanong si Huayulo kung sino ang mga katulong ng dalawa pa. Saan man sila ipinanganak, pinanatili pa rin nila ang tacit understanding na ito. Sa sandaling ito, halatang pinupuntirya siya ng pandak na lalaki na ito. Ang kanyang huling pangungusap ay mas kain na hinala. Sa kalawakan ng Star Boundary, mayroong daan-daang milyong cultivator, bawat isa ay may iba't ibang kalikasan at ugali. Hindi katakataka na magsuot ng appearance-changing artifact sa Star Boundary, ngunit pagdating sa lalaking ito na may apelyidong Wu, sadyang pinalaki niya ang bagay, na parang gusto niyang tanggalin ni Yang Kai ang artifact at ipakita ang kanyang tunay na mukha. Kumunat ang noo ni Huayulo, halatang medyo hindi nasisiyahan. Siya ang Palace Master ng Hundred Flower Palace, kaya ang pagpapababa sa sarili para humingi ng tawad ay tanda na ng sinseridad.
Ang walang humpay na daldalan ng kabilang partido ay natural na nakakainis sa kanya, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay mas malala. Siya at si Yang Kai ay parehong First Order Emperor Realm Masters. Ang apat na iba pa ay pawang First Order Emperor Realm Masters at Second Order Emperor Realm Masters. Kung may nangyaring salungatan, hindi maganda ang katapusan nito. Nagkaroon siya ng karangalan na masaksihan ang mga kakayahan ni Yang Kai. Sa coronation ceremony ng Asher Sun Temple, nakipaglaban si Yang Kai sa isang Third Order Emperor Realm Master. Ang kakayahang hadlangan ng pag-atake ng isang Third Order Emperor Realm Master ay nagpakita na si Yang Kai ay hindi maaaring hatulan ng sentido komon. Gayunpaman, napansin ni Huayulo na medyo mahina ang aura ni Yang Kai sa sandaling ito at lihim na nahulaan na maaaring nagkaroon siya ng ilang uri ng pinsala, kaya naman tinakpan niya ang kanyang mukha. Ayaw niyang magsimula ng conflict sa kabilang partido. Habang iniisip niya kung ano ang sasabihin, nagsalita si Yang Kai. Paano kita haharapin, kaibigan? Ngumuso ang lalaking may apelyidong Wu. Wu Kuang Yi. Kaya si Brother Wu. Malumanay na tumanggaw si Yang Kai at ngumiti. Walang malalim na kahulugan ang pagbabalat kayo na ito, kaya lang. Medyo kakaiba ang hitsura ko. Kung isisiwalat ko ang aking tunay na anyo, natatakot ako na matatakot ko. Ang babaeng iyon. Habang nagsasalita, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinulyapan ang ibang babae bukod kay Huayulo. Ang babaeng ito ay hindi kasama ni Wu Kuang Yi, ngunit nakatayo kasama ng isa pang matandang lalaki. Siya ay isang Second Order Emperor Realm Master at halatang isang katulong na inimbitahan ng matanda. Ang babae ay hindi maganda, ngunit ang kanyang ugali ay sobrang pino. Ang kanyang figure ay kaaya-aya, at nakasuot siya ng isang dilaw na damit ng palasyo, na nagpatingkad sa kanyang magandang figure. Mula nang lumitaw si Yang Kai, ang babaeng ito ay tahimik na nagmamasid kay Yang Kai tulad ng iba, ngunit nang biglang bumaling sa kanya ang pag-uusap, natigilan siya saglit at ngumiti. Ang aking tapang ay hindi gaanong kaliit. Ang kanyang ngiti ay may kakaibang alindog na tila makakaapekto sa mood ng iba, ngunit walang bakas ng anumang uri ng bewitching technique. Ito ay likas at likas na kakayahan, kaya hindi maiwasan ni Yang Kai na tumingin muli sa kanya habang palihim na nagiging mapagbantay. Paano kita haharapin, little brother? Tanong ng babae, Yang Kai. Sagot ni Yang Kai, siya ay nasa ikasyam na ranggo sa lumang pamilya Yang, kaya ang pangalang ito ay hindi lamang gawa-gawa, mayroong ilang batayan. Nang makitang nakikipag-chat ang babaeng ito kay Yang Kai, lalo pang kumunat ang noo ni Wu Kuang Yi. Nang may sasabihin pa sana siya, ang matandang lalaki na nakatayo kasama ang babae ay humakbang pasulong at nakangiting sinabi. Sige, sige, ilang araw na lang. Sa antas ng paglilinang natin, ang ilang araw ay wala ng iba, kaysa sa isang kisap mata. Hindi na kailangang mag-alala si Brother Wu tungkol dito, ituring mo lang ito bilang pagmumuni-muni at pagpapahinga. Ang kanyang ngiti ay napakabait, na parabang siya ay isang magiliw na lolo sa tabi ng bahay, na ginagawang hindi sinasadya ng mga tao na magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Dahil sinabi iyon ng matanda, hindi na maituloy ni Wu Kuang Yi ang pagtugtog nito. At saka, hindi naman ito big deal sa umpisa, kaya kung ipagpatuloy niya ang pagtugtog nito, magmumukha siyang makitid ang isip at mawawala ang kilos niya. Higit pa rito, humingi na ng tawad si Huayulo, kaya sinamantala ni Wu Kuang Yi ang pagkakataong bumaba sa pwesto. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay nagtatampo pa rin, na parabang sinasabi niya sa iba na siya ay labis na hindi nasisiyahan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Wu Kuang Yi, dahil narito ang lahat, umalis na tayo. Para sa mga detalye ng ating pakikipagtulungan, tatalakayin natin ito ng detalyado sa daan. Sina Huayulo at Yang Kai ay natural na walang anumang pagtutol at tumango bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, gamaan ang loob ni Huayulo sa sandaling ito. Hindi siya pamilyar kay Yang Kai at hindi niya nakita si Yang Kai nitong mga nakaraang araw, kaya naisip niya na mapapalampas ni Yang Kai ang appointment. Ngayong sa wakas ay nakita na niya si Yang Kai, natural na gamaan ang pakiramdam niya. Sandali lang, nagtaas ng kamay ang magiliw na matanda. Napatingin ang lahat sa kanya, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ng matanda, may darating pang isang tao. Isa pa. Bumaba ang mukha ni Wu Kuang Yi, at ang galit na pinigilan niya ay lumundag habang mabilis niyang sinabi. Yang Tai, ano ang ibig mong sabihin? Kalahating taon na ang nakalipas, na pagkasunduan namin na ang bawat isa sa amin ay makakahanap lamang ng isang katulong, at ang katulong na iyon ay kailangang nasa ilalim ng Second Order Emperor Realm. Nakahanap ka na, sinasabi mo bang may pangalawa? Sa pagkakataong ito, kahit ang mukha ni Huayulo ay lumubog. Kung ikukumpara kay Yang Kai na huli ng ilang araw, kung talagang ginawa ng matandang ito, si Yang Tai, ang sinabi ni Wu Kuang Yi, ito ay taksil at hindi mapapatawad.
Sinulyapan ni Yang Kai ang babaeng nakatayo sa tabi ni Yang Tai at nalaman niyang hindi nagbago ang kanyang ekspresyon at nakangiti pa rin. Halatang alam na niya ito at hindi na nagulat. Nagmamadaling sinabi ni Yang Tai, "Brother Wu, mangyaring huminahon. Hindi sinira ng matandang ito ang kasunduan natin. Isang katulong lang ang nakita ko, si Madam Chen. Ang darating ay hindi ko katulong." May inosenteng tingin siya sa kanyang mukha, na parabang si Wu Kuangyi ang nagkasala sa kanya. Galit na sinabi ni Wu Kuangyi, "Brother Yang, pakipaliwanag ng malinaw. Kung hindi mo kami masisiyahan, kahit na pumayag ako, natatakot akong hindi papayag si Palace Master Hua at Brother Yang Kai." Ang pagkakaroon ng sinaunang cave mansion ay natuklasan niya, si Na Yang Tai, at Hua Yulo, kaya ito ay pinagsaluhan nilang tatlo. Parehong tinupad ni Wu Kuangyi at Hua Yulo ang kasunduan at isang katulong lang ang dinala, ngunit gusto pa rin ni Yang Tai na maghintay ng ibang tao, na naging dahilan ng pag-alab ni Wu Kuangyi sa galit. Ngumiti si Yang Tai ng mapait. Maiintindihan ni Brother Wu kapag nakita mo ang taong iyon. Pagdating ng panahon, maaaring magpasya sina Brother Wu at Palace Master Hua kung isasama siya. Ang matandang ito ay hindi magkakaroon ng anumang opinyon. Ngumuso si Wu Kuangyi. Mukhang iniisip ni Brother Yang na dapat umalis ang taong iyon. O may silbi ba sa atin ang taong iyon? Gusto kong malaman kung sino ang taong iyon. Walang sinabi si Yang Tai sa pagkakataong ito at ngumiti lang siya, mukhang hindi maarap. Sa puntong ito, kahit nagalit si Wu Kuangyi, hindi niya talaga kayang makipag-away kay Yang Tai, kaya pinipigilan lang niya ang kanyang init ng ulo at teka. Nagsalita si Yang Tai ng may kumpiyansa, at sa totoo lang, curious din siya kung sino ang hinihintay nila. Nagkatinginan sina Yang Kai at Hua Yulo at pareho nilang naramdaman na ang treasure hunt na ito ay magiging puno ng problema. Kakakilala pa lang nila, pero marami ng conflict. Anim na tao sa tatlong maliliit na grupo ay halatang hindi tapat na makikipagtulungan, kaya mabuti na lang kung hindi sila lumaban pagdating ng panahon. Gayunpaman, ito ay normal din. Inihanda na ito ni Yang Kai, ngunit nagpakita ng pag-aalala si Hua Yulo. Habang naghihintay sa iba, palihim na nakipag-usap sina Yang Kai at Hua Yulo sa isa't isa at tinanong ang mga pangalan ng kabilang partido. Alam na ni Yang Kai ang tungkol kay Wu Kuangyi at Yang Tai. Pareho silang First Order Emperor Realm Masters. Kalahating taon na ang nakalipas, na-explore nilang dalawa ang sinaunang cave mansion kasama si Hua Yulo. Ang pagtatanim ni Wu Kuangyi ay tumaas ng husto sa mansyon ng kuweba. Bagamat lahat sila ay First Order Emperors, ang aura ni Wu Kuangyi ang pinakamahina sa kanilang tatlo, ngunit ngayon, tila ang kanyang aura ay maihahambing sa isang Second Order Emperor Realm Master. Malinaw, naabot na niya ang rurok ng First Order Emperor Realm at siya ang pinakamalakas sa tatlo. Ang katulong na natagpuan ni Wu Kuangyi ay isang taong hindi gaanong magsalita. Hindi na siya narinig ni Yang Kai na nagsalita mula noong dumating siya. Parang natural na malamig ang mukha niya, parang gusto na niyang mamatay agad. Ayon sa pagpapakilala ni Wu Kuangyi, ang taong ito ay tinawag na Fang Zuo. Ang babaeng nakatayo kasama ni Yang Tai ay tinawag na Shen Bingru. Hindi alam ni Hua Yulo ang pinagmulan ni na Fang Zuo at Shen Bingru, ngunit alam na alam niya ang mga detalye ng Wu Kuangyi at Yang Tai. Habang lihim na nakikipag-usap, sinabi ni Hua Yulo kay Yang Kai ang lahat ng impormasyong ito. Marshall Peak, Kabanata 2908. Gang Yu. Makalipas ang kalahating oras na paghihintay, biglang naramdaman ng anim na taong naruroon ang kakaiba at malakas na aura na lumilipad sa kanilang direksyon. Si Wu Kuangyi, Hua Yulo, at ang iba pa ay lihim na sumimangot, ngunit tuwang-tuwa si Yang Tai at tumingin sa direksyong iyon. Maya-maya ay may dumating na matandang maputi ang buhok sa harapan nila. Tumayo siya sa ere at bahagyang tumango sa kanila. Brother Gang, agad na kinuyam ni Yang Tai ang kanyang kamao at magiliw siyang binati. Paumanhin kong pinaghintay kita, Brother Yang. Nakangiting tugon ng matanda, tila, pamilyar siya kay Yang Tai. Ayos lang, ayos lang. Ngayon lang tayo nagkakilala, napangiti si Yang Tai. Ganito talaga ang kaso. Ilang araw na nilang hinihintay si Yang Kai dito, at nang dumating si Yang Kai ay tunay silang muling nagsama. Lumingon siya at sinabi kay Wu Kuangyi at sa iba pa. Ito na ang hinihintay ko. Brother Wu, kilala mo ba kung sino siya? Sumimangot si Wu Kuangyi at tumingin sa kanya. Naalala niya ang mga salita ni Yang Tai at nahulaan. Ang apelyido ng iyong kamahalan ay Gang. Kamag-anak ka ba sa pamilyang Gang ng Heavenly River Valley? Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ni Hua Yulo habang binibigyang laki ang matandang lalaki na nagngangalang Gang ng may labis na interes. Kung talagang galing sa pamilya Gang ang matandang ito, malaking tulong ito sa kanila. Ngumiti si Yang Tai at sinabing, talagang matalino si Brother Wu.
Si Brother Gong ay talagang mula sa pamilya Gong ng Heavenly River Valley. Malamig na sinabi ni Wu Kuangyi. Ang pamilya ng Gong ng Heavenly River Valley ay sikat. Bagamat ako ay ignorante, narinig ko ang tungkol dito. Galit pa rin siya sa inasal ni Yang Tai at naramdaman niyang nagtaksil si Yang Tai sa kanilang kasunduan. Tumangala siya sa matanda at nagtanong, "Paano kita haharapin?" Ngumiti ang matanda at sinabing, "Gong Yu, Gong Yu." Nag-isip sandali si Wu Kuangyi. Bigla siyang nagulat at kinuyam ang kanyang kamao at sinabing, "Kaya ikaw ang dating guro ng pamilyang Gong. Patawarin mo sana ang aking kabastusan." Malinaw, narinig niya ang pangalan ni Gong Yu at alam ang kanyang pinagmulan. Hindi siya nang ahas na maging pabaya at binigyan siya ng paggalang na nararapat sa kanya. Ngumiti si Gong Yu at ikinaway ang kanyang kamay. "Ako ay isang matandang lalaki lamang na walang magawa. Hindi mo kailangang maging magalang." Sinabi ni Yang Tai, "Ilang araw ang nakalipas, pumunta ako sa Gong family sa Heavenly River Valley para humingi ng payo tungkol sa restriction formation. Nagkataon, lumabas si Brother Gong mula sa pag-iisa at nakita ang pagbuo ng paghihigpit na ito. Sobrang nagustuhan ito ni Brother Gong, kaya gusto niyang pumunta at tingnan. Napakahirap talagang tanggihan ng munting matandang ito ang kahilingan ni Brother Gong. Kaya naman ito nangyari ngayon. Ang munting matandang ito ay hihingi muna ng tawad sa lahat. Brother Wu, huwag kang magalit." Sinabi ni Wu Kuangyi na may malamig na mukha. "Walang ganoon, Brother Yang, masyado kang nag-aalala." Sabi ni Gong Yu, "Si Old Gong ang dumating ng hindi inanyayahan. Lahat, kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ako." Napilitan din si Brother Yang sa isang sulok. "Siyempre, interesado lang ako sa ancient restriction formation at gusto ko itong makita ng sarili kong mga mata. Mas mabuti kung makakasali ako sa pagsira nito. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay may mali, kung gayon ang Gong na ito ay maaari ring umuwi." Kahit na ang pamilya Gong sa Heavenly River Valley ay hindi isang nangungunang puwersa, ito ay napakahusay din. Ang katanyagan nito ay nauugnay sa Way of Array, dahil ang pamilyang ito ay nagdadalubhasa sa pag-aaral ng Array. Maraming Array Masters sa pamilya, at maraming sekta sa Southern Territory ang kailangang humingi ng tulong sa Gong family noong sila ay nagsiset up ng Array. Nais din ni Hua Yulo na pumunta sa Gong family para magtanong tungkol sa restriction formation ng Ancient Cave Mansion, ngunit ito ay isang isip lamang at hindi talaga siya pumunta. Ngayon tila si Yang Tai ay may parehong ideya sa kanya. Bukod dito, tila pamilyar si Yang Tai sa Gong Yu na ito, kaya't nakakausap niya ito. Ang mga tao ng Gong family ay nahumaling kay Array, lalo na ang kakaibang Array na nawala noong unang panahon. Makatuwiran na maging interesado si Gong Yu sa naturang restriction formation at darating ng hindi inanyayahan. Matapos nilang maunawaan ang puntong ito, alam agad ng lahat kung bakit sinabi ni Yang Tai ang mga salitang iyon noon. Kung nandito si Gong Yu, malaking tulong ito para sa kanilang treasure hunting trip. Pagkatapos ng lahat, siya ang dating family head ng Gong family sa Heavenly River Valley. Ang kanyang mga natamo sa Way of Array ay umabot sa Rurok, at kakaunti ang mga tao sa mundo ang maihahambing sa kanya. Kung makukuha nila ang kanyang tulong, madaling masira ang sinaunang forma Sion. Matagal na nag-isip si Wu Kuangyi at sinulyapan si Hua Yulo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Lihim siyang nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi niya itinago, kaya naman, malinaw na nakikita ng lahat at nahulaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Wu Kuangyi, "Punong pamilya Gong, tanungin ko ba, pumunta ka ba dito para lang sa sinaunang forma Sion? Sa tingin ko alam mo rin ang gagawin namin. Kung may magandang makuha tayo sa Ancient Cave Mansion." Agad na sinabi ni Gong Yu, "Ang Array ay ang great way para sa akin. Ito ang tanging at walang hanggang paraan. Ang sagot na ito ay sapat na. Mayroong 3,000 great way sa mundo, at itinuloy ni Gong Yu ang great way ng Array. Gaano man kahalaga ang iba pang mga bagay, hindi sila kasing halaga ng sinaunang forma Sion." Tumawa si Yang Tai at sinabing, "Gusto lang ni Brother Gong na tingnan ang Array formation at makibahagi sa pag-crack nito. Wala na siyang ibang hiling. Siyempre, kung nararamdaman ng lahat na ito ay hindi nararapat, sinabi lang ni Brother Gong na maaari siyang bumalik sa bahay at hindi niya pipilitin ang lahat. Well, ang premise ay na maaaring masira ng isang tao sa atin ang Array. Kung hindi, kailangan nating bumalik na walang dala." Siya, Wu Kuangyi, at Hua Yulo ay naghahanda sa loob ng kalahating taon hindi lamang para makahanap ng maaasahang katulong, ngunit gumawa din ng maraming paghahanda para sa Array. Gusto ni Hua Yulo na pumunta sa Gong family sa Heavenly River Valley para humingi ng payo, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, si Yang Kai ang pumalit sa Array, kaya hindi pumunta si Hua Yulo sa Heavenly River Valley Array Master, dahil sa sandaling ito,
Si Wu Kuangyi ay nakatingin sa kanya at tila humihingi ng kanyang opinyon. Ang lalaking tinatawag na Fang Zuo ay natahimik ng mahabang panahon, at pagkatapos ay malumanay na tumanggo. Naunawaan ni Wu Kuangyi, at sinabing, "Dahil walang sino man may anumang pagtutol, mangyaring sumama sa amin, Old Master Gong. Kailangan naming umasa sa iyo sa pagkakataong ito." Well, gagawin ko ang aking makakaya. Ngumiti si Gong Yu at hinaplos ang kanyang balbas. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Yang Kai at sinabing, "Ikaw ba talaga ang patriarch ng pamilya Gong? Mapapatunayan mo ba ang iyong pagkakakilanlan?" Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ng lahat, at tila nagising si Wu Kuangyi. Ang dahilan kung bakit nagtiwala siya sa pagkakakilanlan ni Gong Yu ay dahil narinig niya ang tungkol kay Gong Yu at alam niyang siya ang dating master ng Gong family. Pangalawa, ang mga salita ni Yang Tai ay nagbigay sa kanya ng isang naisip na ideya, kaya hindi niya ito pinagdudahan. Ngayong binanggit ito ni Yang Kai, bigla siyang naging alerto. Hindi pa niya nakita si Gong Yu, kaya hindi niya alam kung ano ang hitsura ni Gong Yu. Ang lalaki sa harap niya ay maaaring si Gong Yu, o maaaring? Maaaring hindi, kung siya talaga ang dating master ng Gong family, mapagkakatiwalaan niya ito, ngunit kung siya ay isang impostor, dapat siyang mag-ingat. Sa pag-iisip nito, masayang sinulyapan ni Wu Kuangyi si Yang Tai. Nakangiti pa rin si Yang Tai. Nilinggan niya si Yang Kai at sinabing, "Little brother Yang Kai, mahilig ka talagang magbiro. Mayroon bang maaaring magpanggap bilang brother Gong? Mali ang tanong mo. Kung may hindi ka naiintindihan, magtanong ka ng malinaw." "Anong mali?" Lumingon din si Yang Kai sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Sumimangot si Yang Tai at sinabing, "Ginagarantiya ko sa pangalan ko na si Brother Gong ay si Brother Gong, ang dating master ng Gong family sa Chan'e Valley." Ngumiti si Yang Kai ngunit hindi nagsalita. Tila alam ni Yang Tai na ang kanyang garantiya ay walang anumang timbang. Bago ito, hindi pa niya nakikilala si Yang Kai, kaya paano niya masisiguro ang anuman. Tila medyo naghinala si Wu Kuangyi, kaya't sinabi niyang may mapait na mukha. "Oh, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong pumunta sa Chan'e Valley para i-verify ito?" "Malinaw, imposible ito. Ang Chan'e Valley ay napakalayo mula dito, at tatagal ng hindi bababa sa 2 buwan upang pumunta doon at bumalik. Sino ang may oras na magantala?" Ang kanyang mungkahi ay katumbas ng hindi nagsasabi ng anuman. Sa mga sinabi ni Yang Tai, mas naging kain na hinala si Wu Kuangyi. Patuloy siyang nakatingin kina Yang Tai at Gong Yu, na parabang naghahanap siya ng ilang pahiwatig. Ngunit sa kanyang pagkabigo, hindi mukhang kahin na hinala si Yang Tai. Bagamat si Gong Yu ay tinatanong, siya ay kalmado pa rin at maganda, na nagpapakita ng kilos ng isang malaking pagbaril. Hindi maiwasan ni Wu Kuangyi na magtaka kung medyo maingat si Yang Kai. Sinabi ni Gong Yu, "Bagaman nasa akin ang alaala ng Gong family, sa palagay ko ay hindi ito magiging kapakipakinabang kahit na ilabas ko ito. Dahil ang little brother na ito ay may mga pagdududa, kung gayon ang Gong na ito ay kailangang patunayan ang kanyang sarili. Ngunit paano ko ito mapapatunayan? Little brother, mayroon ka bang angkop na paraan?" Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Dahil ito ay tungkol sa Arrays, pagkatapos ay patunayan ito sa Arrays. Sino dito ang nag-aral ng Arrays?" Nang sabihin niya ito, malabo na naunawaan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Nagmamadaling tumingin si Wu Kuangyi kay Fang Zuo. Bagamat tahimik si Fang Zuo, napakatalas ng kanyang isip at agad niyang naunawaan ang iniisip ni Yang Kai, humakbang pasulong, naglabas siya ng ilang array flag ng walang sabi-sabi at isa-isang itinapon sa kawalan, naglaho sa manipis na hangin. Natural at makinis ang kanyang mga galaw. Tiyak na nag-aral siya ng arrays, at ang kanyang mga natamo ay pambihira. Hindi napawi ang ngiti ni Gong Yu. Tila nahulaan niya ang plano ni Fang Zuo at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Sa mga aksyon ni Fang Zuo, ang malaking bahagi ng void ay biglang nabaliw. Nang ihagis niya ang huling array flag sa kaukulang posisyon, biglang nagbago ang posisyon ni Gong Yu at nawala siya. Ginamit ng lahat ang kanilang divine senses para mag-imbestiga, buti na lang may nakaharang na array sa kanila. Wala silang makita sa mata. Oh, kaya si Brother Fang Zuo ay marunong din sa arrays. Mukhang nagulat si Yang Tai. Si Fang Zuo ay isang tao ng kaunting salita. "May alam ako." Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tinitigan ang kanyang array. Ito ay malinaw na isang trapang array. Bagamat hindi ito pumatay ng kapangyarihan, maaari nitong bitag ang isang tao sa isang tiyak na posisyon at hindi sila makagalaw. Kung si Gong Yu talaga ang dating patriarch ng Gong family, hindi dapat maging napakahirap na basagin ang array. Ngunit kung siya ay isang impostor, kung gayon ay tiyak na wala siyang katumbas na kaalaman sa arrays. Simple at malinaw ang pagsusulit na ito.
Bagamat hindi nito lubos na makumpirma ang pagkakakilanlan ni Gang Yu, maalis man lang nito ang pagdududa ng lahat tungkol sa kanya. Sa isang sandali, ang lahat ay nakatuon sa array, gustong malaman ang huling resulta.